Magandang araw, buddies. Once again, Chris Sniper na naman. Nandito tayo ngayon sa Hinguog City, ang bayan ng mga Kastila at mga Hapon. Okay, so ipapakita namin to, natis dig na to, after remapping. Then, pakita natin ang setup sa taas saka sa ilalim. So, yan ang tinatawag natin na Treasure Boreal Layout. So, una-una, buddies, ito yung tinatawag natin na Big Boulder Marker na may nakaukit na kanji. Ito siya. So, talagang maganda pagkatira. Malalim yan. May hole pa yan. Okay? 1, 2, 3, 4, 5 times box. Then, parang pyramid type siya din. Naka-incline ang walling niya. So, that means, naka-wall na siya. So, that means, ito yung pinaka-BM natin or benchmarker. Okay. Nakaharap ito sa code 8 or 45 degrees. So, galing dito, pag magtatayo ako, 45 degrees direction niya, dyan. Okay. So, ito. Okay. Okay. Yan, para makita nyo ang direksyon. 45 degrees, di ba? Okay. Asa natin itapat? Dito mismo sa bilog. May bilog to ito. Yan. Para ang letter C na nakabaliktad or metal element, yan. Then, may last passageway siya, nakaukit ito. 1 foot ito ang ano, distance siya. So, then papasok 3 inches. So, 12 inches by 3 inches. Dumiritso pababa. Okay, that means passage going under. So, yan. May linya pa sa taas by bilog. Then, another bilog. Okay. So, ang sukat nito, mga more than 5 feet ang taas. So, bakit nagiging benchmarker to? Kasi, ano siya, ang lugar, historically, may mga Japanese dito na nagkampo sa Hinguog. So, itong bato na to is hindi nagalaw. No? So, that means naka-fix. So, itong tinatawag natin na fix marker or big boulder marker at the same time, benchmark siya natin. So, fulcrum point. So, ngayon, sa harap, ito makita. Ang pinakamalaking heart dito. Okay? Pero, before natin unahin yan, okay, 45 degrees, tatama sa kabila, visual type din, then may passage din going down. So alignment niya is 258 45 code 5 then code 2. So mayroon siyang space na 5 feet. Okay. So sa gitna ang dig site. Okay? So ngayon, ano pa ang isang counter dito tayo? Okay. Pakita nito na counter. So tinatawag natin na metal element. Ito siya. Okay? May kapareha siya doon, maliit lang. Ito, metal element yan. With that, sabi pa ng iba, enclosed. Totoo talaga, rock enclosed to. Pero hindi natin galawin to, kasi marker lang ito. So, galing dito, okay, kunan mo sa top tip eh. Dito. Yan ang top niya. May linya. May cutting. Nakaslope siya. May utso, you know. Okay, so never mind na muna tayo dyan. May papa oh. At marker na maliit, din may utso. Okay. So malaki dito, naka-fix din siya. May butas. Pero dito muna tayo na-deposit kasi may another deposit yan dyan. Ito ang pinaka-target natin. So itong elemental marker na to, kukumpasan natin patungo sa dig site. So titira siya ng 315 degrees or code 6. That means metal element ang babangga dito. So, metal element directional 315 code 6 siya. Nandyan ang metal. Kasi ang gold ay pinaka-precious metal. So, yan ang target natin. So, galing dito, suka tayo ng 6 feet, tatama sa sentro. Galing naman dyan, 5 feet. So, sa gitna ang dig site. So, ang nangyari ngayon, pinatis dig natin. So, anong nakita? Ito. Galing sa siding, may ginawang bato na ginawang hagdanan. Yan. Pwede natin daanan. Yan. Hagdan yan, oh. Ba? Sa kabila naman, may siding. Ito, oh. Mga 3 feet na to. Ito, may siding siya. Pero kukunin pa to. Kasi hanggang dito ang dig site.
para maluwag din, paluwagan din dito. Then ito siya, nasa center. Bato na may cutting, yan, perfect cut. Kita to. Yan. So yan siya, sliding ditong item. Okay. Yan. Ginawang araw na malaki. So dito nga item natin. So confirm dahil na-trace natin ang mga marker sa taas. Eh, okay, ulitin ko, importante itong passage. Pag nakalock siya, walang item dyan. Pero pag dumiritso, going to dig site item sa baba. Pati itong sa kabila. Okay? So ito lang, sa tatlong bato na to, huwag ka nang lumayo. Dahil nandito ang item kinukulong nila. Ay, sorry. Okay? So, sana may natutunan kayo, buddies. Ito lang pakita namin ang, ulitin ko, pakita namin ang remapping para makatulong sa mga baguhan. Yung mga baser, manahimik na lang. Oh, importante yung gusto matuto, pinapakita namin na hindi tayo magpataka ng hukay. Dahil marami ng mga naghukay na naging sukaan lang, walang laman. So ito, before kami alis, patisdig muna para makita ang tinatawag natin na HTM or hidden trail marker. Malaman natin scientifically na backfilled ang lupa dahil may mga marking. Natural ang batol, may marking, pero ang paglagay, tao nang nilagay. Okay, so sino nung hindi ma-intriga na marker na to? Kaya binablog natin to eh. Okay, so galing naman dito, going west to 70, may target tayo doon. Almost 100 meters, cave marker. Okay, so dito lang tayo mag-focus dahil natisdig na to. Then patuloy pa kami sa pag-remap. So, salamat. Project sa pag-invite sa kabro Michael, okay? Saka sa trupa natin si Brother Rex, the greatest person in Hingoog, okay? Magpantom. Okay pa, may shout out si ano si shout out day si Kuan Joby Panista Birna. Sa salamat sa pag-support po kang Chris Sniper. Okay. Joby, Jubin. Joby. Bro Joby sa Jinsan, kumusta diyan? Hopefully makita tayo soon. So una kami nakita ni Bro Jet another time na pag right time. Okay. So once again buddies, ito lang sabihin ko, pag papasok ka sa exploration, sa treasure hunting, dapat may enough knowledge para hindi tayo mawawala sa eksaktong procedure. Hindi tayo magsaya ng oras, pagod at pira. So dapat palaging tinatawag natin na sakto ang ginagawa natin para hindi masayang lahat. Okay? So maraming na nakakuha na dito sa Hingoog. Marami na talaga, mga documented. So yun lang, kaya nag-explore kami dahil may mga experiences na saka soon may mga retrieval. Okay. Once again, this is Chris Sniper. Pundok na din eh. Oh. Black Phantom, Black Phantom. Black Phantom. Kuha nila unia, kuhaan. Okay. Actually, marami pang mga trupa dito. Naghukay pa dito, nag-tisdig. Kami lang ngayon. Okay. Salamat bye sa kuhaan, sa nagparimap ngayon at sa Team Kinayahan Foundation. Shout out sa Team Kinayahan Foundation. Bansay! Bansay! Bansay!